Hi, pretty! So, ito nga yung naging ganap sa birthday ni Ate Gail. Medyo maaga pa nga lang, nagluto na ako ng pasta. Ang bala ko nga din, 2 kilos lang yung lulutuin ko, kaso lang si Sir Amo ay ayaw pumayag. Sabi nga niya, 3 kilos na yung lutuin ko kasi mas mahirap na magkulang kaysa sumobra. Kaya for the go! 3 kilos na nga din yung niluto ko, halos mapuno na yung pressure cooker ko na 10 quarts. Magluluto pala tayo ngayon ng carbonara. Ayun kasi yung request na pasta ni Ate Gail. Unang ang ginawa ko ay nagpakulo ako ng madaming tubig. Tapos nilagyan ko na ng oil saka ng salt. After nga nun ay nilagay ko na yung mga noodles at niluto ko siya ng 8 to 10 minutes hanggang lumambot siya. Sa paggawa naman ng carbonara sauce, naglagay ako ng oil tapos pinirito ko yung mga bacon. Itong mga bacon na to yung gagamitin ko para sa toppings ng carbonara sauce. Kapag medyo brown na siya, tapos nagdidikit-dikit na ng konti, ibig sabihin, luto na yun. Kaya hinango ko na yung mga bacon at isa-set aside ko muna para ready na siya mamaya. After nga nun, ay maglalagay na rin ako ng isang buong butter. Same oil lang yung ginamit ko kasi andun yung lasa ng bacon. Ilalagay ko na rin yung bawang at sibuyas. Hahalu-haluin ko lang to hanggang matunaw na yung butter. Kapag natunaw na yung butter, pwede na natin ilagay yung ham. Cooked ham pala yung ginamit ko dito at gumamit ako ng 500 grams. Same procedure katulad nung dun sa bacon, lulutuin lang natin yung ham hanggang maging konting brown siya. Kapag medyo brown na nga yung ham katulad nito, ay pwede na natin ilagay yung mga mushrooms. Naglagay ako ng 2 cans of mushrooms dahil kami dito sa bahay ay mahilig talaga sa mushroom. After nyan, ilalagay ko na rin itong cream of mushroom, dinissolve ko lang siya sa water, tapos ilalagay ko na rin siya dun sa sauce. For me, hindi pwedeng mawala itong cream of mushroom dahil ito yung nagbibigay ng flavor doon sa carbonara sauce. After nga nito, ilalagay ko na din yung second pack ng cream of mushroom. Haluin lang mabuti para hindi mamuo yung cream of mushroom. Nilagay ko na rin pala yung 2 cans ng evaporated milk. After nga mailagay lahat ng ingredients ay hinalo ko muna para mag-combine sila lahat. Halu-haluin nga lang kasi yung butter ay napupunta na sa ibabaw. After nga nyan ay nilagay ko na rin tong all-purpose cream. Angel, baka naman. Char. Halu-haluin nga lang natin ulit kasi meron na naman tayong dinagdag na ingredient. Nilagay ko muna siya sa low heat tapos tinakpan ko muna. Nung medyo malapit na nga siyang kumulo, binuksan ko na tapos hinalo ko ulit kasi baka may dumikit sa ilalim. Naglagay na rin pala ako dyan ng magic syrup tapos nilagay ko yung pepper. Ayoko na nga ng dahan-dahan kaya binuksan ko na yung pepper at binuhos ko na. Pepper is life nga kami dito kaya medyo dinagdagan ko rin yung pepper. After nyan ay hinalo-halo ko na din para madissolve ng mabuti yung pepper. At malapit na nga siyang kumulo kaya tatakpan ko muna siya ulit. Nung kumukulo na nga siya, binuksan ko na at hinalo ko ulit para sure na walang didikit sa ilalim. Medyo nakulangan nga ako sa sauce kaya nagdissolve ako ng cornstarch doon sa may evap at nagdagdag ulit ako. Kapag pala naglagay ng cornstarch ay kailangan haluin mabuti kasi mamumuo yun. Next naman na ilalagay ko ay itong cheese. Masarap nga sa carbonara yung madaming shredded cheese. Tapos tinakpan ko na at hinayaan ko mag-melt. Ganito pala yung tsura kapag madaming shredded cheese. Sobrang creamy niya and thick. Magpiprepare na nga ako kasi dadating na yung bisita ni Ate Gail. Kumuha na rin ako ng malaking tray para dun ko ilalagay yung carbonara. At kitang-kita nga sa video pretties na punong-puno talaga ng pasta itong pinaglutuan ko. Hindi ko din alam kung mauubos namin to o hanggang kailan namin kakainin ito. Char! Baka magpapa-unli carbonara na lang kami ngayong gabi sa mga bisita ni Ate Gail. Madami din talaga akong nagawang sauce kaya dadagdagan ko na lang ng sauce itong ipiprepare ko para sa mga bisita ni Ate Gail. Kapag nga kumakain kami ng carbonara, gusto din ni Sir Amo na sobrang daming sauce as in lumulutang siya sa sauce. Kaya hindi natin pwede i-disappoint si Sir Amo kasi baka bawasan yung allowance natin. Char! After nga nyan, maghuhugas muna ako ng kamay dahil baka mabash ako dahil maglalagay na tayo ng bacon. Nagdalawang isip na nga rin ako na hindi ko nakakamayin dahil mahirap na. Kumuha na nga lang din ako ng spoon para gamitin sa paglalagay ng bacon toppings.
Mga pretties, optional din pala na maglagay ng bacon toppings kasi madami na din yung nilagay nating ham doon sa may carbonara sauce. After nga nyan, ito na yung itsura ng carbonara sauce natin, nakakatakam na. Kumuha na nga din ako ng 2 serving plates para madami na yung nakaserve at hindi na sila maghihintayan pa. Same procedure, pagsasamahin ko na rin yung pasta at carbonara sauce para mabilis nila makuha. Ang request pala ngayon ni Ate Gail ay simple dinner lang kasama yung mga friends niya doon sa may garden. Sa mga nagtatanong nga kung ilang taon na si Ate Gail ay 17 na siya. Bago nga itong birthday niya, niyaya namin siya ni Sir Amo kung gusto niya mag-staycation. Kaso ang sabi niya ay gusto niya daw makabanding yung mga friends niya kaya pinagbigyan na namin siya. Medyo madali nga lang din yung mga request na foods ni Ate Gail dahil yung iba ay i-orderin lang namin. Sadyang masarap lang talaga yung carbonara ko kaya ito yung pinaluto niya sa akin. Char. At kakakwento nga, ito na yung finished product natin, pretties. Umorder lang din pala kami ng assorted maki tray, saka ng takoyaki. Good for 12 to 15 packs na nga yung ganito kalaki. At di pa natatapos dyan dahil magpiprepare pa tayo dito sa labas. Una is itong cake ni Ate Gail na puro kaartihan. Dapat all white yung gusto niya na cake kaso lang wala kaming makita kaya ito na lang yung binili namin. DIY ko nga lang din ito kaya nag-order na lang ako ng crown sa Shopee. Pero wag kayong mag-alala pretties kasi inugasan ko yan at well sanitized yan. Nilabas ko na rin tong 2 carbonara, yung assorted maki at takoyaki. Dumating na rin pala yung in-order ko na pizza. Ang flavors ay cheesy burger saka 5 cheese. Nag-DIY na lang din ako ng table tapos nilagyan ko siya ng tela. Sakto nga din at mayroong space dito sa garage namin para maglagay ng table. Naglagay na rin ako ng mga drinks at mga utensils para hindi na mahiya yung mga friends ni Ate Gail kumuha. At ito na nga lahat ng na-prepare ko para sa simple dinner nila Ate Gail and friends. Unti-unti na nga din na dumadating yung mga bisita ni Ate Gail at mabuti na nga lang din ay nakapag-prepare na ako. Thankful nga din ako kay Daddy sa kay Sir Amo kasi sila yung nag-ayos dito sa place. Habang nagluluto nga ako ay sila yung nag-aayos dito sa labas at ayan na yung pag-garden ni Daddy. Masarap nga dyan tumambay kasi may mga fairy lights pa tapos ang lamig ng hangin. Meron din ditong paduyan kaya sobrang relaxing. Ready? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday. Nakakatuwa nga kasi talagang mukhang nag-enjoy sila Ate Gail saka yung mga friends niya. Yung ibang friends nga ni Ate Gail ay sinundo sila ng mga parents nila.
Tapos, yung iba naman ay hinatid sila ni Sir Amo kasi hindi naman safe kung magta-tricycle lang sila. Sa kabilang subdivision nga lang din, yung mga bahay ng mga friends ni Ate Gail, kaya medyo malapit lang din. At syempre, kailangan i-make sure namin na makakauwi sila lahat ng maayos kasi in-invite namin sila sa bahay namin. Hindi na rin ako sumama na maghatid sa kanila kasi alam ko na yung kakaharapin ko, char. Sigurado ay marami akong ligpitin at hugasin kaya sisimulan ko na. Kaya ayun lang muna, pretties. Bye!